Adobo Recaps here, for today's video, i-recap ko sa inyo ang kwento ng isang doktor na nagligtas sa buhay ng isang pasyente. Pero imbes na pasalamatan siya nito, iba ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Siya si Dr. Ray Kamiki, isang mahusay na doktor sa isang ospital. Bukod sa pagiging expert sa kanyang napiling career, isa siyang napakagandang babae. Kaya hindi maiiwasan na may magkagusto sa kanya, at isa na rito ang kanyang katrabaho at assistant na si Dr. Awit. Ang lalaking ito ay medyo weirdo ang pag-uugali. Pinipilit niyang ligawan si Dr. Ray pero hindi niya sineseryoso ang lalaki, at nakatuon lang ang isip at panahon niya sa trabaho. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng emergency sa ospital, at kailangan ang mga serbisyo ng isang doktor. Agad nilang pinuntahan ang pasyente na malubhang nasugatan sa isang aksidente sa banggaan ng mga sasakyan. Bilang isang doktor na may responsibilidad na tumulong sa mga nangangailangan, ginawa ni Dr. Ray ang lahat para mailigtas ang buhay ng lalaki. Matapos ang kanilang operasyon ay nailigtas niya ang buhay ng kawawang lalaki, ngunit wala itong ID o anumang pagkakakilanlan. Naisip ni Awi na maaaring ang pasyente ay isang masamang tao, o isang kriminal na pinaghahanap ng batas. Hindi alintana, baliwala iyon kay Dr. Ray dahil nagawa pa rin niyang iligtas ang buhay ng lalaki kahit sino pa ito. Napahanga ang assistant na si Awi sa magandang doktor dahil sa mga sinabi nito. Sa sumunod na mga eksena, binisita ng doktor ang kanyang pasyente, na medyo maayos na ang kalagayan pagkatapos ng operasyon. Ayon sa lalaki, wala pa rin siyang maalala na kahit ano dahil sa aksidente, at hindi rin daw siya makatulog sa gabi. Kaya naman sinabi ng doktor na bibigyan siya mamaya ng mas malakas na sleeping pills, ngunit ang hindi alam ng magandang doktor ay may binabalak itong masama laban sa kanya. Kinagabihan, habang nagkakape at nagpapahinga, tinawag siya dahil nag-seizure ang isa nilang pasyente. Agad siyang pumunta doon at naiwan ang iniinom niyang kape. Lumabas ang lalaking pasyente na may dalang tasa ng kape at pinalitan ito. Ang tasa ng kape na pinalitan ay hinaluan ng lalaki ng pampatulog. Iyon ang pampatulog na may malakas na dosage na hiniling niya kaninang umaga sa doktor. Lumalabas na nagkukunwari lang pala ang lalaki na hindi makatulog at walang maalala sa sarili niya. Pagbalik ng magandang doktor ay agad niyang ininom ang kanyang kape, at hindi niya napansin na iba na pala ang iniinom niya. Hindi nagtagal ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo dahil umapekto na ang sleeping pills. Sinundan siya ng lalaking pasyente, at dinala siya sa isang bakanteng kwarto, at dito niya isasakatuparan ang masama niyang binabalak sa isang magandang si Dr. Ray. Ang lalaking iniligtas niya ang buhay ay isa palang mangkanor, at hindi pa lalagpasin kahit pa ang nagligtas sa kanya. Kahit na nahihilo man ang doktor ay batid pa rin niya ang mga nangyayari sa paligid niya. Alam niyang may naglalakbay sa kanyang kutis labanos na Wonderland, at yun ay ang taong iniligtas niya ang buhay. Kinabukasan ay naalala ni Dr. Ray ang pananakot ng lalaki, na kung magsusumbong siya, ikakalat niya ang video na ni-record niya kagabi habang inaaribo siya nito. Gulong-gulo ang isip niya, at hindi niya pinansin ang sinabi sa kanya ni Awi at umalis na lang. Nasa locker room si Ray nang dumating muli ang lalaki na may balak na naman sa kanya. Binigyan ni Dr. Ray si Mangkanor ng CPR sa kanyang pangalawang ulo, walang magawa ang magandang doktor kundi sundin ang gusto nito, dahil sa video na hawak niya na nagsilbing banta para sa kanya. Gusto niyang ipadelete sa lalaki ang video na iyon, ngunit sinabi nito na gagawin niya lamang iyon pagkatapos niyang makalabas ng ospital. Dahil dito, parang gumuho ang mundo ni Ray sa sinabi ng lalaki. Lalong madadagdagan ang paghihirap ng magandang doktor sa pagdating ng dalawang kaibigan ni Mangkanor. Ipinakita niya ang video sa kanyang cellphone, at agad na nasabik ang dalawa at gusto rin nila na umariba. Hindi nagtagal, sinimula nila ang panibagong pag-atake sa magandang doktor. Dahil sa hawak nilang video, muli ay walang nagawa si Ray kundi sundin ang mga pinapagawa nito sa kanya. Habang niyayanig ng dalawa ang mundo ng magandang doktor, ay pumasok si Awi sa kwarto na hindi namalayan na may matinding bakbakan na nangyayari sa loob. Nakarinig siya ng mga boses at dahan-dahan sumilip sa direksyon ng ingay, at laking gulat niya sa kanyang nakita. Si Dr. Ray, ang kanyang pinakamamahal na babae, ay nagbibigay ng CPR sa pangalawang ulo ng dalawang hindi kilalang lalaki. Hindi siya makapaniwala sa nakikita, ngunit nakaramdam siya ng inggit sa mga lalaking sobrang masaya ng mga oras na iyon. Lalapit na sana siya sa kanila, ngunit may pumihil sa kanya mula sa likuran. Sinabihan siyang huwag makialam sa kanila, dahil gagawa si Mangkanor ng paraan para mabigyan din siya ng pagkakataon sa magandang doktor sa mga susunod na araw.
Sa loob ng ilang linggo, nagawang mag-araro sa bukid ng doktor ang grupo ng mga lalaki, sa pangunguna ng lalaking iniligtas niya ang buhay. Natigil lamang ito nang nakalabas na ang lalaki sa ospital makalipas ang isang buwan. Hindi pa nga nagbayad si Mang Canor sa hospital bills niya, pero sinagot na ito ni Ray dahil natatakot siyang kumalat ang video niya. Sa isang tabi ay pinagmamasdan lang siya ni Awi, at nasa sabik sa kanyang pagkakataon na ipinangako ni Mang Canor. Isang araw, pauwi na si Dr. Ray nang makasalubong niya muli ang tatlong lalaki. Gusto daw nilang magpasalamat sa magandang doktor sa huling pagkakataon. Kinabahan ng husto ang magandang doktor, dahil parang alam na niya kung saan patungo ang tagpo na ito. Dinala nila siya sa isang bahay, at doon ay nagkaroon ng boodle fight ang tatlong lalaki. Sa gitna ng trahedya sa kamay ng mga lalaking mahilig sa mukbang, may lalaki na biglang dumating, walang iba kundi si Awi, ang weirdo niyang assistant, na excited na para sa matagal na niyang hinihintay na pagkakataon. Ito na ang chance niyang sumali sa boodle fight at malantakan ang pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Pagkatapos ng lahat ng pangyayari sa maliit na kwartong iyon, sinabi ni Mang Canor na titigilan na nila ang doktor, dahil nagsawa na sila sa kanya. Matutuwa na sana ang doktor sa narinig, ngunit may ibang plano ang kanyang assistant na si Awi. Balak pa rin itong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan sa kanya, dahil hindi pa siya nags-asawa at nagsisimula pa lamang. Nagtapos ang istorya nang nagpatuloy pa rin ang bangungot ng magandang doktor sa mga kamay ni Awi, at hindi niya alam kung kailan ito matatapos. Kung nagustuhan mo ang recap, please like this video at maraming salamat sa panonood.